Kung may andyan na yung Bible ninyo sa harapan, maganda na binabasan nyo ito para yung pakikinig at yung maayos po pagbanggit. So, basahin natin yung Mark chapter 9 verses 2 to 10. Sa Tagalog ako magbabasa. Pakinggan nyo mabuti ito, ha. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan, walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moses na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang makita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumaba na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Sige, let's bow our head. Most gracious God, our Heavenly Father, we come to you again, Lord, in your holy throne. Bless us, your church. Bless us, your servant. And bless us, your people. Noon, turuan mo ang bawat isa kung paano po maisapamuhay ang bawat aralin. Ihanda mo ang puso ng bawat isa, ganun din ang pangungusap ng Santong Espiritu. Maluwalhati ka sa kalagitnaan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, I am welcoming you to our Youth Discipleship Bible Teaching. Session 40 na po tayo. So we are less than a year already that we are studying the Gospel of Mark. So bago po ako mag-start sa ating pangunahing talata, sino sa atin dito ang mga nakarinig na sa katuruan about Transfiguration of Jesus? Ano yung mga dati ninyong pagkaunawa o ano yung mga kuro-kuro ninyo noong una na hindi nyo pa ito naunawaan or nung narinig nyo ito, para bagang, ito pala yon, or ano yung mga bagay na hindi pa malinaw sa inyo? Sige, you can unmute yourself para makapag-share kayo something pertaining to our subject. Sige nga. Ano yung mga hindi nyo naunawaan noon o tanong? So, wala. So, kung may Bible kayo, tignan nyo natin ang aalalay nyo yung mga kamay ninyo kasi ituturo din natin at pag-aaralan din natin yung Matthew 17, 1-3 at saka yung Luke 9, 28-36. Alam naman natin yung kahalagahan ng tinatawag nating parallel verses. So anong titulo ng ating pag-aaralan for today? Basahin natin ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, read. The Transfiguration of Jesus. So ang pagbabagong anyo ni Jesus. Now, let us go and recap. Ano yung pinag-aaralan natin last week? Nung nalaman natin yung halaga, yung value ng tinatawag na discipleship, na pala ito ay hindi biro, na ito pala ay panghabang buhay na commitment sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw na nakakaalam at nakababatid ngayon na matindi pala ang hinihingi ng Diyos sa pagsunod natin sa Kanya, ano na ang mga naranasan mo? So this time, imposibleng walang mag-share. Ano yung mga bagay na naranasan mo? Natakot ka ba? Nangangamba ka ba? Nagda-doubt ka ba? Or nakaranas ka ba ng mga tinatawag na persecution? Ikaw na sumusunod na sa ating Panginoong Jesucristo. Higit nating kilalanin at unawain yung mga karanasan natin sapagkat sa araw na ito, sa ating pag-aaral ay makakatulong para lalong higit na maging matapang tayo
sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sige, you can ano muna, raise your hands kapag may nararanasan kayo habang kayo ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo sa buhay nyo ngayon. Just raise your hand, then I will call you. Kuya Macdo, can you participate? Nasa labas ka ba, Kuya? Opo, Pastor. Sige, tanong ko na lang kay Ate Karen. Ate Karen, yung value ng cost of discipleship, sa tingin mo, nakaramdam ka ba ng pangamba, takot, pag-aalinlangan, or what about persecution? Kung makikita nyo sa screen, can you share your experience? Nakaramdam ko talaga ako ng takot. Yung nalaman ko po yung value ko pala ng pagsunod sa kanya, hindi biro, kagaya nga po ng sinabi. Siyempre, sa aking personal life, marami talaga akong persecution na naranasan sa pamilya ko na, ayun, ako lang yung Christian sa kanila dati, my sister, kami lang dalawa. And, siyempre, lagi silang opo sa pananaw ko, sa mga beliefs ko about sa Christianity. But then, ayun, makita ko yung yung ginagawang pagbabago sa akin ni Lord throughout dun sa sa pagsunod ko na yun sa kanya. Wow. Thank you for sharing. So hindi biro, no? What about si wow, welcome Kuya Rohel. Bro, na-miss ka namin ah. Can you share your experience, bro? Ikaw na, as we understand the value or cost of discipleship, ikaw ba, nakakaranas ka na ba ng persecution, pangamba, takot o pagdududa na ikaw ngayon ay sumusunod kay Jesus? Can you share your experience or your life testimony mo as a disciple of Jesus? So meron tayong apat na teaching outline. Ngayon, kung hindi nyo man nakikita, may PowerPoint naman po ito. At alam ko naman na may time din kayo magbasa. So meron itong apat na lesson po. Pwede nyo po i-download ito para sumabay po kayo. May apat po tayong outline na pag-aaralan. Ang una po, ang makikita nyo dyan, yung transformation of the Son, referring to our Lord Jesus. That's verses 2 and 3. Pangalawa, yung the association of the saints, verse 4. Yung tatlo yan, si James, Peter, at saka si John. Pangatlo, yung tinatawag nating the suggestion of this saint. Sino ba yung nagsalita na yan? At yung pang-apat nating outline is the confirmation from God, which is verses 7 to 8. Unahin natin yung verse 2. Ang sabi doon, and 6 days later, Jesus took with him Peter, James, and John and brought them on a high mountain by themselves. Yung tatlong character na inyo pong mapapansin sa verse 2, sige nga, I want you to actively participate, no? Sino yung tatlo na yon na binanggit sa talatang 2? Peter, James, and John. Very good. Ano ang tawag natin sa kanila? Sila ang tinatawag nating the inner circle of the Lord. Kung titignan nga ninyo, hindi lamang 20, but yung 12 disciple ni Lord. And aside from that, hindi lang yung 12 disciple, meron siyang tinatawag na inner circle. At sino yon? Ang nabanggit, si James, si Peter, at saka si John. So ang tatlong itong karakter na ito, kung inyong matatandaan, nung ating pinag-aaralan noong una, sila din yung mga tao na pinayagang pumasok sa kwarto, doon sa kwarto ni Jairo, sa tahanan niya. Naalala niyo po ba yung kwento? Silang tatlo ang inalaw para masaksihan nila ang muling pagkabuhay ng anak ni Jairos. Okay? Hindi lamang yon, kung inyong mababasa sa aklat ng Marcos, Kabanata 14, talatang 33, sila din yung tatlo na kung saan ang sinama ni Lord Jesus bago siya dakpin. No? That what we call the prayer in Mount Olives sa tinatawag nating Gethsemane.
Naalala niyo ba yon? Na hiniling ng Panginoong Jesucristo na siya ay samahan upang manalangin sapagkat nalalapit niya ang kanyang kamatayan. So sila yon. At this time mga kapatid, kagaya ng tinanong ko sa inyo kanina, kapag ang cost ng discipleship, nalalaman na natin na mabigat, nalalaman na natin na hindi biro, at nalalaman na natin na it will be a long and whole life commitment kay Jesus, mga kapatid, hindi na po ito biro. At ganun din ang nararanasan nung kanyang mga alagad. So para maibsan yung pangamba, para maibsan yung pag-aalala, at maibsan yung dadanasin nilang persecution, this three inner circle of the Lord will now experience the glimpse of the future glory about the coming kingdom of the Lord. So blessed po ang tatlong ito at blessed din tayo kasi makikita natin ang mga karanasan nila at mararanasan pa natin. So that is the companion. Nakita natin yung tatlong yon. Next is yung tinatawag nating location. Saan dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad? Sa bundok. So when we understand and study where this mountain, actually it's, we don't know specifically where this mountain is, but when we study the Bible, napakarami po na bundok. Mount Tabor, Mount Hermon, Mount Moriah, no? So marami po iyan, but basically, ang reference natin ay pinanggagalingan nila sa lugar na Caesarea Philippi. Naalala nyo yung previous meeting natin na sila ay naglalakad at tinanong ng Panginoong Jesucristo in the area called the Caesarea Philippi, at we understand na mali ang kanilang pagkakilala kay Jesus. So most probably habang sila ay naglalakad ay dito po sila papunta sa bundok na ito. So what happened? That transfiguration, mga kapatid, ay nakita natin, nasaksihan ng kanyang mga alagad na nagbagong anyo ang Panginoong Jesucristo. So pangatlo, sa verse 3 is, his garments became radiant and exceedingly white as no launderer on earth can whiten them. Nakita ba natin yon? Yung ibig sabihin, yung sobrang ningning, kumbaga sa damit pa, kahit pagsamahin mo yung Ariel, Tide, Surf, or ano man yan, yung iba't ibang anyo-uri ng panlaba, ang sabi ng Biblia, walang makapapantay sa kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung inyo nga pong mababasa, mga kapatid, meron tayong tinatawag na two-fold description of the transfiguration of Lord. Ano yung una? Radiant and exceedingly white. Mga kapatid, no, that's beyond human comprehension. Pag sinabi nating radiant and exceedingly white, sabihin sobrang nagniningning. Kung tayo ay titingala at makikita natin yung kaputian ng mga ulap, mga kapatid, mas sobra o higit pa dyan ang naisabihin sa atin ng scripture. At hindi lamang yung sobrang nagniningning, kundi sabi doon, walang makakapag pupaputi pa ng gayon. No, nakita natin ha, on how the Bible describes, no, yung kaningningan ni Lord. Sige, I want you to see. Kung papansin niyo po sa Matthew 17 at saka Luke chapter 9, pansinin niyo po, sabi doon, 6 days ni Mark at saka ni Matthew. Pero punta tayo sa aklat ng Lucas. Luke chapter 9 verses 26 to 28, baga iyon. Ano po ang napapansin ninyo na may binanggit na iba kay Mark at saka iba kay Matthew? Have you noticed it? Ilang araw po ang binanggit doon? Sa Lucas 9:28. Nakita nyo, Luke 9:28. Napansin nyo, ilang araw po? 8 days. Tama. 8 days. Sige nga, kung talagang nag-advance study kayo, or talagang nilalagay nyo by heart, alam nyo naman na meron tayong sequence o pag-aaral, nasubukan nyo naman ba na pinag-aralan ito? Bakit 8 days kay Luke? Bakit 6 days ang binanggit ni Mark at saka si Matthew? Sige nga, anything. Kung talaga bang
disciple tayo ni Lord or nag-aaral tayo, masasabi mo ba na may contradiction dyan? Kayo ba? Is there any observations sa ating pag-aaral? Kumbaga, kung ako ang magtatanong, paano mo ngayon i-reconcile yan? Same account, pero magkaiba ng araw na binanggit. Kayo ba? Mag-aaral ba kayo, Kuya JM, Kuya Mark, or Walalin? Hindi na natin binibigyan ng pansin. Any observation kayo, Ate Ading? Karen, meron ba kayong napuna? How do you reconcile? Darating ang araw, magsishare kayo ng scripture na ganyan eh. So you should know how to explain those verses. May idea ba kayo? Masasabi niyo po ba na may conflict po ang Bible? O ngayon lang kayo namang hao na gulat, ah, meron palang ganun. So that's the problem kung on the actual day lang tayo nag-aaral. So, isa sa reason dyan, syempre, di ba? Iba-iba po ang audience. Iba-iba yung pagkaka-narrate nila. So basically, yung tinatawag natin, kaya 8 days ang binanggit ni Luke kasi he is talking about the day of promise and the day of fulfillment. Kaya nga kung titignan mo yung verses 9 and 1, makita nyo sa Luke 9:1, di ba? Connected siya doon that those disciple na soon makakita ng glory ni Christ ay hindi sila makakaranas ng kamatayan. Naalala niyo yon sa Luke 9:1? Ganun din dito sa tinatawag nating Mark 9:1. Diba? Naalala niyo yon last week na hindi rin sila makakaranas. So walang tinatawag na conflict doon. Rather, kumbaga, ang description ni Mark at saka ni Matthew, nandun siya sa parameter ng actual transfiguration. Pero sa gospel ni Luke, so nakatingin siya doon sa longing ng mga disciple at saka yung day of fulfillment na makikita nila yung actual transfiguration. So nandun yung tinatawag nating duration. So Mark at saka si Matthew, ang dinidescribe niya, yung actual lang na scenario kasama yung transfiguration na iyon. Now take note kung nag-aaral pa tayo kasi meron tayong tinatawag na tabernacle, no? Merong tinatawag na Feast of Tabernacle. It is a one-week celebration remembering of God's faithfulness on how the God of Israel able na pa sila'y paalisin doon sa Egypt. So, isa po yan, no? I-take note nyo po na oo nga, no? Magkaiba yung binanggit dito sa Mark at saka sa Matthew, 6 days, but in the Gospel of Luke, ang sabi doon, some 8 days after this saying, he took along. Ibig sabihin, mas wider ang range ni Luke. So hopefully ay may nakuha kayong aral doon. So continue tayo. Sayang kung hindi nyo nakikita sa screen, hayaan nyo na lang. Kung may ano naman kayo, PowerPoint, makita nyo po ngayon yung the transfiguration. So merong ibang scholar na nagbabanggit yung tinatawag nating okay, may tinatawag na yan. So yan na lang. So kung makita nyo yung previous niyan, mapa, punta tayo sa mapa ate kung makontrol mo. Yan. Di ba naalala nyo last time, pinag-aralan natin sa parallel verse sa Matthew 16:13 from the district of Caesarea Philippi. So inyong makikita dyan na nandun sila galing at nakita nyo yung naka-red. So habang sila'y naglalakbay, some scholars say that it was Mount Tabor. So makikita nyo dyan. And then, there is no clear, no? If you study carefully, kung saan ba talaga yung bundok na yan. But basically, mga kapatid, this account tells us yung tinatawag nating from northern part ay bumaba po sila dyan, no? At the Mount of Olives, it shall be split into two, from east to west, making a large valley. At ito ngayong scholar says, it was in the Mount of Tabor. So sabihin na natin, it was that particular place. Kasi iba kasi nagsasabi rin, it was in the Mount Hermon, not in Mount Tabor.
So, whatever it is, kung saan man yan, mga kapatid, ang tunay na marama natin, pumunta po sila sa bundok. Tandaan nyo na, malalaman nyo po mamaya bakit binibigyan natin ng diin. Okay, next slide. After that transfiguration, mga kapatid, makikita natin, according to Matthew, dinagdag po ito. No? Wala ito sa Mark. His face shone like the sun, and his garments became as white as light. So, binanggit doon yung kahalintulad ng araw. Mga kapatid, ibig sabihin gano'ng katindi yung tibay nung ganda, nung puti. Di ba kapag tumitig ka sa araw, wala kang ibang sasabihin kundi nagniningning ang liwanag niya. Something that we need to appreciate. Something na hindi natin kayang titigan ng matagalan. So all we need to do is to say, wow, Lord, grabe yung radiance mo. Let's open our Bible in Hebrews chapter, sige, makibasa kayo sa akin sa Hebrews chapter 1:3. Sige nga, sino ang may Bible? At sa iba naman, tignan natin yung Philippians chapter 2, 5, and 8. Maganda ito. Hebrews 1:3 or kahit magsimula ka sa verse 2 ng Hebrews 1. Sige, please unmute yourself para makita natin yung kadakilaan ng ating Panginoong Jesucristo. Pakibasa. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa tansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niya, linisin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Okay, nakita natin ano? Yung origination ni Lord sa langit. But we all know that Jesus came on earth para ano? Makita natin yung kadakilaan. So he is the exact representation, the exact glory and radiance of God. What about Philippians 2, 5 to 8? Sino ang magbabasa? Okay, Kuya Mark, pakibasa po. Mga kapatid, if you have ano, you can open your camera para malalaman ko na may kausap pa po ako. Ako naman po, Pastor. Philippians 2, 5 to 8. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. 6. Who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped. 7. But emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. 8. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Amen. Ang ganda, no? Na talagang hindi niya inalis yung pagiging Diyos niya. Nag-anyong tao siya, yung salitang form, human form, ang banggit doon, that's the word morphe. Mamaya malalaman niyo po yun, yung morphe or tinatawag na metamorphosis. So what happened in the Mount Transfiguration ng Lord or sa pagbabagong anyo niya? That's last part ng 1C. Next ate, makita nyo doon, familiar ba kayo sa salitang Griego niyang metamorpho? That's actually Strong's number 3339. Pag sinabi nating metamorpho, ano sa English yan? That's the word metamorphosis. Sige nga, sino ang familiar sa salitang metamorphosis? Kayo dyan, Princess Tintin Karen, na pinag-aaralan po natin yung science. Ano nga ba ibig sabihin ng metamorphosis? Kayo, Ate Ading, narinig niyo ba yung metamorphosis? Diba sa science? Kuya Macdo muna, ayan, nag-raise po ng kamay si Kuya Macdo. Yes, Kuya Macdo, ano yung ano, narinig or pagkaunawa mo sa metamorphosis po? Sige po, Kuya Macdo, please share. Ah, practice lang pala yan. Parang enforcer, stop. Sige, sino po ang makakasagot? Tayo po, nag-aaral po tayo sa science eh. Posible po, hindi natin alam yan. Kayo, Karen. What does metamorphosis means? No one can answer that simple question? Sige, Ate Ate. Ano ba, Pastor? Simpleng, ano lang po, pagkakaunawa ko is yung pagbabagong anyo po.
Sige. Salamat sa pag-translate in Tagalog. Actually, that's the correct answer. But you are translate. You are not explaining. So pag sinabi natin metamorphosis, no? Sige, next slide po. Ito po yung exact na nangyari kay Lord. At ang number one example po niyan, nakita niyo po yung metamorphosis, yung unti-unting pagbabagong nagaganap ng isang uod o yung tinatawag nating butterfly. So nagsimula siya sa egg. Nakita niyo, no? After becoming an egg, no, it becomes a caterpillar. Kaya pansin nyo, unti-unti, no? Bumubukas siya, nagkakaroon siya ng chrysalis, and then it becomes a butterfly. So this is just a physical illustration, but it has nothing to compare with the Lord itself, knowing His origination is from heaven. Kaya nga, according to Isaiah 53:2, sige nga, habang naghahanap kayo, Isaiah 53:2, basahin nyo. So, habang hinahanap yung Isaiah 53:2, yes, he was in a human form. No one can able to... Okay? So, pag nakahanap nyo yung 53:2, pakibasa. So, yung... Yeah, Ate Joricel, please read. Isaiah 53:2, kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod. Parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pangakit para siya ay lapitan. Nakita niyo yan? Ibig sabihin, kagaya nung ano, no, yung uod o itong yung tinatawag nating caterpillar, di ba? Wala naman talagang kaakit-akit sa kanya. Of course, that was the description of the suffering servant that he will about to experience in his suffering before he will die on the cross. So, ganun din ang nangyari dito sa uod na ito, yung caterpillar na yun. Unang, hindi siya maganda tingnan. But one thing is for sure, upon the duration of his development and growth, nagiging great at saka butterfly siya na lumilipad. So, in Christian life, ganun po tayo, mga kapatid. So, once we become born again, napansin niyo po, na how we become matured, how we become experience the glory, the Shekinah glory of the Lord, no? So dito natin makikita na sa next slide po, that in the New Testament, mga kapatid, dalawang beses po ito ginamit yung salitang metamorpho o yung 3339. So hango po ito sa dalawang salita, meta at saka morphe. Yung meta means becoming a change, no? Meta. Pag sinabi naman nating morphe, form or body. In other words, yung salitang metamorphosis is an outward change that comes from the inside. Ibig sabihin, nag-evolve siya externally, but actually it came from eternal or internal. So that is what happens to the Lord. He came from heaven and nag-radiate siya, nag-transform siya in human form so that yung glory at yung ganda ay makita natin. In our real life experience as a follower of the Lord, according to Paul in Romans 12:2, sabi niya dito, do not conform to this world, but be transformed. The same word, metamorpho, ang ginamit, ang sabi doon, renewal of your mind. Sa madaling sabi, what does it means? God is saying there should have a radical transformation that will happen in the believer's life. At sino ang makakagawa noon? Ang ating Panginoon. So if you are experiencing radical transformation, you should renew your mind. Huwag ka nang makiayon. Huwag ka nang makikitok-tok or tiktok, mga kapatid. So masaya ka siguro, but you are conforming to the pattern of this world. Kasi yun ang sikat, yun ang in, yun ang ginagawa mo. Sasabihin mo, nabuboard ka, tapos nakikitiktok ka na. So yan ang medyo mabigat ngayon. So take note on that, no? We are unknowingly, we are now conforming what's in the world. Otherwise, we cannot afford what is good, acceptable, and perfect in understanding the will of God. Secondly, unang ginamit yan sa Romans 12:2. Secondly, ginamit din yan ni Paul in 2 Corinthians 3:18. Pakinggan nyo po ito, ha? This is one of my favorite verse when it comes, bakit ako matyagang dumadalo sa mga gawain, bakit ako dumadalo sa mga discipleship, bakit dumadalo ako sa mga prayer meeting, bakit dumadalo ako sa mga conferences, alam nyo po kung bakit, at bakit nag-aaral pa rin ako sa tinatawag natin mga Bible school, bakit? Kasi whenever I hear the word of God, ito, pakinggan nyo ito,
and we all will with unveiled face beholding the glory of the Lord, being transformed. Ito ang lagi kong sinasabi sa inyo. Whenever we hear the word of God, whenever we study the word of God, whenever we read the word of God, hindi nyo ba napapansin at namamalayan? Unti-unti po tayong na-change. Unti-unti po tayong nababago. Napapansin nyo po ba yon? Na something that God is telling you in a personal way. Anak, but the moment you hear and listen and study my word, napansin nyo, para kang bumabait, para kang napapalapit sa kanya, because that's it. Ganun po talaga ang layunin ng word of God. Kaya nga sabi dito, being transformed into same image from one degree to glory to one another. Ang sabi nga sa ibang translation, we are being changed glory by glory. Amen? Kaya nga kapag sinasabihan tayo, nagbabago tayo ng buhay at anyo, glory by glory. We are in the process like that butterfly. So aside from that, mga kapatid, yung pagbabago ng Panginoon sa Kristo, not just the preview of what the kingdom is all about, but also in our Christian living. Now, the next is, makikita natin dyan, ano nga ba ang impact nito? Open your Bible in 2 Peter 1, 16 to 18. I want you to go there. 2 Peter 1, 16 to 18. At sa iba naman, punta po tayo sa 1 John 1, 1 to 4. And then sa iba, John 1, 1 and 14. Sige. Ulitin ko ha. I want you to be actively participating in reading the passage. Otherwise, mga kapatid, useless kung hindi tayo nagbabasa. Pakibasa nga sa akin, Kuya JM, 2 Peter 1, 16 to 18. Next slide, please. Yan. So, 2 Peter 1, verse 16 to 18. Verse 16, for we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. We were eyewitness of His majesty. 17, for when we received honor and glory from God the Father, and the voice was borne to Him by the majestic glory, this is my beloved Son with whom I am well pleased. 18, we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with Him unminded. Be watchful your adversary. The devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Parang ano no? Presence of mind ka, kuya, ha? You are not reading the proper verse. Pakinggan nyo po, 2 Peter 1, 16 to 18 po. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan, at adin pa kaya ano po, yung slide, kasi baka hindi nila nakikita. Yan, 2 Peter 1, 16. Ito yung kuya, ano ha, JM ha, makinig po mabuti. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Kristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katalamang ng tao. Nakita nyo po ba yun? O, ito yung personal na testimonya ni Pedro noong nandun po siya sa Mount of Thorns. Let's make serious of studying God's Word, mga kapatid. Nasaksihan ng aming mga mata. Nakita niyo yan? Nasaksihan ng aming mga mata. Do you agree with Peter's testimony? Nasaksihan niya ba o hindi? Yan. Ang kanyang kadakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Verse 18 ng 2 Peter 1. Narinig namin ito sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. So ano ba ang lesson natin diyan? If I will ask you today, Pastor, if that's the testimony of Peter, kapag ikaw ang tatanungin in a life application, how do you have a mountaintop experience? Do you have of what we call, alam mo yung kagaya ng naranasan ni Peter na yung bundok na yon? What's your holy mountain today? Kung ikaw ang tatanungin ko, how do you encounter the Lord in your ordinary daily life? You know, if you will ask me today, ito yung pinaka room namin sa bahay.
This is the place where I can encounter the Lord. This is the place either kapag I'm driving, sometimes the car becomes my holy mountain. That's the place where I can meet God. Ikaw ba? Sakali, kailan ka nakaka-encounter with the Lord? Yung tipong nakakahingi ka ng revelation from the Lord. Yan ang ibig sabihin ni Peter dito. So, ang kanyang karanasan ay nakabatay sa tunay niyang pagsaksi. The same is true with our Christian life. We cannot afford to share the verses in the Bible na hindi mo nabasa. You cannot afford to share or mag-disciple ka na wala kang inaaral. So this is the testimony of Peter. At alam naman natin, in spite of the persecution, by the time na isinulat niya ang ikalawang Pedro, mga kapatid, he was under persecuted. Alam niyo po ba yun? But what makes him, kaya nga sabi rito, ano ba ang epekto ng transfiguration sa atin? It confirms their faith. Pinagtibay ang kanilang pananampalataya. Ganun din sa atin, mga kapatid. Pinagtitibay nito ang ating pananampalataya. Oh, sino ang makakapagbigay sa atin ng 1 John 1, 1 to 4? Tagalog po para maunawaan ng mga kapatiran natin sa iba na nandyan po sa Bicol. Kayo, ikaw, Kuya April or Kuya Rextan. Ikaw nga, Kuya, pakibasa nga. Unang Juan, 1 hanggang 4. 1 John 1, 1 to 4. Basahin mo nga para sa amin. Sige nga, 1 John 1, 1 to 4. Tumulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na. Ang salitang nagbibigay buhay, siya ay amin narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito. Ito, nakita namin siya at pinapatotohan namin at pinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Itinapayag nga namin sa inyo ang aming nakita, narinig upang makasama kayo sa aming pag-ibig, isa sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. Isinulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Amen. Salamat po. Salamat po, Kuya, no? At least, no, unti-unti ay natututo tayo sa pagbasa. Malinaw yun. Yun naman ang testimonya ni Apostle John. Naalala nyo, kasama niya doon sa bundok. Naranasan niya, nahawakan niya, nakita niya. Ngayon, ipinahahayag ko sa inyo na sa kanya ang buhay na walang hanggan. So ngayon naman, pangalawa, hindi lamang na pinagtibay ang pananampalataya natin, kundi napagtitibay din ang ating pananampalataya. Paano naman natin maia-apply ang transfiguration experience na ito? Basahin natin ang 2 Peter 1:19. So, ito yung sa ako na ang magbabasa, 2 Peter 1:19. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinapahayag na mga propeta. Take note, ha? Ano ba ang ipinapahayag na mga propeta? Ang coming Messiah. And then sabi, makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin. Now, I want you to take down. Pag-ukulan nyo ng pansin. Okay? Ang sabi doon, pag-ukulan nyo ng pansin sa pagkatulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo habang hanggang sumisikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyo mga puso ang bituin sa umaga. Makita nyo yun? Ang sabi doon sa Ingles, the prophetic word made sure. Meron tayong higit na katiyakan. Now, ang tanong ko sa inyo, ano yung higit na katiyakan na isinasabi ni Peter? Tingin nyo, ano yung katiyakan na nagbibigay sa atin ng kaligtasan? Ano yung katiyakan na magdadala sa atin o magdudulot sa atin sa kaniningningan sa harapan ng Panginoon? Ano yung panghahawakan at ano yung pinag-aaralan natin today? Tingin nyo, ano po yun? Next slide, ate. That's the answer.
the Holy Bible. Yan ang sinasabi ni Peter na pag-ukulan natin ang pansin kasi kompleto na ang nakasaad dito. Amen? Next naman. So, we understand, wow, ganun pala ang epekto ng transfiguration. Ito pa ngayon ang kagandahan. According to verse 3 sa second outline natin, ano yung una? The transfiguration of the sun. Secondly, the association of the saints. Ito, maganda ito ha. And I want you to study carefully, listen carefully, kasi marami tayong matututunan. Verse 3, and behold, pag sinabi natin behold, oh, pause for a minute and pay attention. Moses and Elijah appeared to them talking with him. Okay? With Jesus. Oh, ano ang pag-aaralan natin? The Old Testament saints. Sino yung Old Testament saints? It was Moses and Elijah, mga kapatid. Ano ba ang kahalagahan ni Moses and at saka ni Elijah? So ano ba yung significance? Bakit nandun si Moses at saka si Elijah? Alam niyo po ba that Moses represents as the lawgiver? He represents the Old Testament. Some scriptures said the law of Moses, or tinatawag nating the Torah, or tinatawag nating Pentateuch, from Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, at saka Numbers. Ito yung tinatawag nating law of Moses. Moses was the symbol of the Old Testament. Moses died at the mountain without seeing his body. I want you to understand, nung pumunta si Moses doon sa bundok, walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang bangkay. Amen? Take note on that, ha? Kinuha ng Diyos yan according to Jude 1:9. And take note, mga kapatid, Moses, ilang araw at gabi siyang hindi kumain. Sige nga. Basically, 40 po. Okay, tandaan nyo ha. 40 days and 40 nights according to Exodus 34:29. 40 po yun. Tandaan yan. Yung tinatawag nating common, yung pagkakahalintulad ni Moses, ni Elijah, at saka ni Jesus. Now, take note. Moses shows the glory of God associated in Mount Sinai. Take note, ha? Naalala niyo sa verse 2? Dinala ni Jesus ang kanyang mga alagad sa bundok. Take note. Moses is associated in Mount Sinai. Elijah is associated in Mount Carmel according to 1 Kings chapter 18:18-19. Naalala niyo ba na nagkakaroon ng showdown, no, yung 450 false prophet ni Jezebel at ni Baal na 400. So meron tong ano ha, meron tong association. Hindi lamang iyon na si Moses ay namatay without seeing yung kanyang katawan. Moses is the symbol of the saints representing believers na hindi namatay but he see Jesus. Take note ha. Moses died without seeing his body is a representation of those believers na namatay nga pero nakita nila si Jesus, mga Old Testament saints. What about Elijah? Sige nga, ilang araw at ilang gabi rin siyang ano, mga kapatid, na nag-fasting at saka hindi uminom. Saan nyo makikita sa Bible yon? That's 1 Kings 19:8. 40 days and 40 nights. What about Jesus? Ilang araw at gabi na hindi siya kumain at uminom? According to Matthew 4:11, 40 days and 40 nights. What about saang bundok kaya si Lord Jesus nung siya ay pumana, nung siya ay ipinako? So again, he was associated in Mount Calvary or Mount Olives. Okay, salamat ate Sophia. Doon po siya nanalangin sa bundok of Calvary. So malinaw tayo doon, ha? Now, what about Elijah? Sa paanong paraan kinuha ng Lord si Elijah? Sige nga. Kung si Moses associated siya sa Sinai, si Elijah naman sa Mount Carmel, pero paano siya kinuha ng Lord? Paano? Sige, magtanong kayo para kumuha ng tamang sagot. Baka sabihin, mali ako, pastor. So that was the chariot of fire. Buksan, makibukas kayo sa akin. Punta tayo doon
So 1 Kings chapter 19 kahit hindi na tayo pupunta doon sa 2 Kings yung chapter 2 kung hindi ako nagkakamali. Kinuha siya ng chariot of fire. So ano naman si Elijah was a symbol of the believers that in the second coming of the Lord is, alam niyo yon, di ba? Ganto yan mga kapatid. Merong mga namatay na, tama? Merong namang ibang mga Kristiyano na hindi pa na mamamatay sa pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi ng Bible, these are the people that will be raptured at the twinkle of the eye, magbabagong anyo, and we will meet in the cloud, in the air, according to 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. So, mga kapatid, Moses and Elijah is the representation of the two types of believers that sooner or later will meet Jesus. Amen? Ganun katindi yan. So, ang tanong ko, ano kaya ang sa tingin nyo ang pinag-uusapan nila? Kasi sabi dyan, talking with him. What do you think? Sige lang, sandali, may kukunin lang ako. Mapag-isipan nyo, ano kaya sa tingin nyo yung naging subject ng pinag-aralan nila on that particular, ano? Punta po kayo sa ibang, ano, ibang parallel verse, if you will notice there in Luke. Punta tayo sa Luke chapter 9:31. Pakibasa po sa for us. Sabi yung talking with him, ano kaya yung subject matter na pinag-uusapan nila? Sige, pakibasa Luke 9:31. Sige, pakibasa po. Walang mag-aantayan. I want you to be active in reading the scripture. Pag sinasabi po ako, kasi abutin tayo sa size if you will not be cooperative po. Sige po, basahin ko. Sa Luke, na nagpakitang may kaniningan, pinag-usapan nila ang pagpanaw ni Jesus na malapit na niya ang isang katuparan sa Jerusalem. Ano po ang natutunan natin? In the Gospel of Matthew at saka Mark, wala tayong nakikita ano yung pinag-usapan nila. But Luke gives us a great idea na pinag-usapan pala nila yung paparating na kamatayan ni Jesus. Ang tanong, bisabihin, buhat pa lang nung pasimula pala, nakaplano na na si Jesus ay mamamatay. Paano natin masasabi iyon? Sige nga, makibukas kayo sa akin sa Pahayag 13:8. Sa mga nakakita, please read. Revelation 13:8. This is the content of the subject. Pahayag ano po? 13:8. Sabi po sa Pahayag 13:8, sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago palilikain ang sanlibutan. Ang aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. So, referring to the Lord Jesus yan. Thank you for reading. So, mga kapatid, no, when we go back to Luke 9:31, I will share you something sa Ingles. Ha. Ito po ang banggit doon. Who appearing in glory. I'm reading Luke 9:31. We're speaking of his departure which he was about to accomplish at Jerusalem, referring to his death. The word departure in Greek word used was exodu, which means to depart or going out or his final outcome, the big event at the end, which is the cross. Nakita niyo po yung salitang departure pala, that's the word exodu. So malinaw na sa atin. So now in verse 3, yung association ng saints, pinag-aralan natin si Moses and Elijah. What about the New Testament saints? Peter, James, and John and his brother. Now take note ha, mga kapatid, sa tingin ninyo, ano ang ginawa nila nung ang Panginoong Jesucristo na nananalangin sa Gethsemane? Tingin nyo lang. Sila ay laging natutulog. Kaya
yung mga mahilig nasa discipleship pero natutulog ang diwa, mga kapatid, walang malalaman sa ating pinag-aaralan. Amen. Next slide, please. So kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, si JM na lang, please read on your screen, bro. Ito yung testimony ni John kung paano niya pinagtibay ang kanyang karanasan in that ano. Pakibasa po yung John 1, 1, 2, and then 14. Yeah. The testimony of John, the beloved to Jesus. John 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2, He was in the beginning with God. Verse 14. And the Word became flesh and dwell among us. And we have seen His glory, glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. And then next slide please. So bibigyan ko kayo ng testimony diyan, testimony ni Peter. Ito naman yung sa kanya. Yung binasa natin kanina, no? Hindi na natin babasahin ito. We already read this one. Yung experience ni Peter. Sino ang walang scriptural explanation? Sino yung tatlo na nawawala dito? Si James. Okay. Tingnan niyo how James testify about his personal experience with the Lord. Ano ba ang katangian ni Santiago? Kilala niyo ba siya? Kapatid ni John? Sige, anong katangian niya? So, for your information, siya ang kauna-unahang apostol na namatay. No? Siya ang namumukot-tanging apostol na nakasulat ang kanyang kamatayan. That's Acts chapter 12. Punta tayo doon. Acts 12, 3 to 5. Or kahit simula natin sa verse 1 to 5. Gawa 12. So ito yung testimony niya. Wala siyang letter, wala siyang epistle, pero meron siyang karanasan na dahil sa kanyang boldness at paniniwala in witnessing Jesus, that confidence lead him into death. Sige, pakibasa po. Gawa 12. 1 hanggang 5. Ako na lang po, Pastor. Gawa 12:1-5. Na mga panahong ding iyon, sinimulang usik ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. 2. Ipinapatay niya sa pamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. 3. At nang makita niyang ito, ikinalugod ng mga Hudyo. Si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. For pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay ipaharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa. 5. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro, subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Salamat. Praise God. Nung makita natin, that's his personal testimony. Siya ang kauna-unahang apostle na namatay po. Next slide. Now, you will see, mga kapatid, yung tinatawag nating iba sa atin, nag-aaral ng hermeneutics at matututo pa kayo, no? Isa sa nabibless ako sa Biblia, di ba meron tayong gospel? Next atin, Luke, Mark, Matthew, at saka John. Napansin niyo po ba yan? Pero take note on this. Yung tatlo, si Mark to the Gentile writer, si Luke to the Gentile writer. Nangangahulugan, kapag nagbabasa kayo ng mga narration nila sa gospel, may kanya-kanya at iba't iba silang recipient. May kanya-kanya silang pakay. Pero ang tanong ko, si Lucas ba ay nandoon nung nangyari ang transfiguration? Tingin mo, Ate Ading. Paano mo masasabi na oo nga, no, wala naman si Lucas doon? Ah. How could you justify? And yet the gospel, meron kang mababasa na Luke chapter 9. Tingin mo, how do you explain inspiration in the Bible? Any explanation? Di ba, paulit-ulit kong sinasabi? Tatlo inner circle. Pero now, look. Paano natin pag-aaralan yan?
Ano po, Pastor? Yung pagkaunawa ko lang po na. Pero yung totally po, wala, medyo wala po talaga akong ano, knowledge po about this. Pero kung papansinin din po kasi natin, di ba po si Mark, mula rin naman po sa dun sa inner circle, pero dahil nga si Mark ay student po ni ano ni Peter? Correct yan. But look. Yung pero sabi niyo nga po kanina, kumbaga inspired po ng Holy Spirit. Although hindi po sila witness, andun po yung inspiration po ng Holy Spirit. Wala pa talaga akong knowledge, Pastor, honestly po. So, nakita niyan, tama po yon. Ang punto ko lang is, darating ang pagkakataon, dapat nalalaman niyo yung mga salitang sinishare niyo. Nakuha niyo ba yun? Sasabihin mo kasi si Luke, di ba wala naman siya doon? Darating ang araw, merong magtatanong sa inyo ng ganun. Paano mo nasabing si Luke? Eh wala naman siya doon. Kaya, sinasanay ko kayo sa ganung kaparaanan ng pag-iisip. Okay? So, kaya ang papasok diyan, inspiration na ng Holy Spirit yan. Na si Luke ay ginamit siya as a gospel writer. What? To present a testifier inspired by the Holy Spirit, describing in unison about the glorious, harmonious description or describing about the Messiah. Now take note, ha? Sa pagbabagong anyo ng Panginoong Jesucristo, kayo ba, kapag humarap tayo sa korte, ilang witness ang kailangan para mapagtibay na ang isang bagay na, na totoo? In the mouth of how many witnesses? Diba? Ilan? 2 or 3? Sige, makibukas kayo sa akin, basahin natin ang Deuteronomy 19:15 at saka Deuteronomy 17:6 person. Deuteronomy 19:15 at saka una, Deuteronomy 19:15, pangalawa, Matthew 18:16. Pakibasa sa mga nakakita. Sige, sa Deuteronomy 19:15, hindi sapat ang patotoo ng isang saksi upang mahatulang nagkasala ang isang tao. Kailangan ang patotoo ng 2 o 3 saksi. Okay. What about Matthew 18:16? Pakibasa po sa mga nakakita. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Malinaw yan, ha? So, ito yung mga malalimang pag-aaral sa Bible na, di ba naalala yung sabi doon sa verse 2, dinala ni Jesus para magkaroon ng human ano testimony as eyewitnesses. So, ganong katalino ang Lord. So, nagbigay siya ng mga human so yan. Yan, narinig niyo ulit ako? Thumbs up niyo lang. Narinig niyo na po ako? Okay. So, yun yung sinasabi ko po mga kapatid na mahalaga ang testimonya or patotoo ng higit sa 2 o 3. So, nakita natin yung Association of the Saints. Sa madaling sabi, the greatest expression, tingnan natin ngayon, another slide, next slide po, Ate Adin. Sa verse 4 naman, ang pag-aaralan natin, Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will make 3 tabernacles here, 1 for you and 1 for Moses and 1 for Elijah. Alam niyo mga kapatid, sabi niya, Lord, it is good for us to be here. Some application here. The greatest expression of a man experiencing a glorious presence of God's majestic glory.
alam mo ang negative connotation diyan. Ang isang tao kapag nakaranas na siya ng sobrang kaluwalhatian ng Diyos, ang tendency naging stagnant siya. Ha? Sabi niya, Lord, dito na lang tayo. So of course, it is impossible because the Lord has mission. Same is true that happens to us. Alam niyo ang konting application sa ganito? 'Di ba? Maraming mga churches na, oy, malaki naman ang church natin. Oy, marami na tayo. Huwag na kayong lumayo. Tayo. Diba? Minsan ang mga application na ganun, oy, sobra na nga ang bonding namin. Ayaw mo na sila. Dito na lang tayo. Can you relate? Nakaka-relate ba kayo ng mga ganung pag-iisip? So these are the people na hindi talaga ganap na nakakaunawa sa plano ng Diyos. No? So pag sinabi mo, Lord, it is good for us to be here. No, it's not your opinion that matters. Always, dapat ang plano ng Diyos. Ano ba ang plano ng Diyos? Di ba? Ipahayag ang ebanghelyo, ipahayag at ipalaganap ito sa buong mundo. Kaya hindi ka pwede maging stagnant. But take note, there's always a danger if you're a Christian experiencing this kind of quality time with your mga katropa mo, kapatid mo. Yan po ang danger kapag na-overfamiliarize ka. Okay? So may danger yan. Next slide. Now you will see there, sa verse 4, sige, parallel comparison tayo. Sige nga, tingnan nga natin yung paraan ng ano nyo. Sige ate, si slide po. So bago tayo pumunta doon sa parallel comparison, kung inyo pong pag-aaralan mga kapatid, yung Feast of Tabernacle is actually, nagpo-fall po siya sa month of Tishri. Sige nga, sino nakakalam? Ano yung Tishri? Any idea po? Tishri or another term for itanim? Any idea? Ano yung Tishri? Is this your first time to hear? Nandiyan naman sa screen eh. Please read, Ate Ading. The month of Tishri or itanim will fall on the month of October, that is 6 months before the Passover where Jesus will be the sacrificial lamb. Alam niyo mga kapatid, when I preached this one, this was the last topic I preached at Qatar. When I study it deeper, napagtanto ko, wow! Kahit sabihin mo hindi siya binanggit na 6 months na lang ang pananatili ng Panginoong Jesucristo sa mundong ibabaw, sa malalimang pag-aaralan, kasi Feast of Tabernacles yan eh. So, ang kamatayan kasi ni Jesus ay nag-fall siya sa April. So when you study it carefully, November, December, January, February, March, April, 6 months. It was on the April that the final sacrificial lamb will be died at Calvary. Amen ba tayo doon? Say thumbs up if we gain some learning. Tishri is one of the months called na Jewish calendar. So, minsan nakakarinig kayo, di ba, ng salitang noon, mga iba't ibang ano yan. So isa doon yung Tishri at saka yung itanim. Now, punta tayo sa verse comparison. Sa Matthew, pansin nyo, ano ang sabi ni Peter? Lord ang ginamit. Tama po ba? Pero sa account ni Matthew, ano ang ginamit na... Ay, sorry. Sa Mark pala, Rabbi yata ang ginamit dito eh. Yan, tama. Sa verse 5, punta tayo sa verse 5, Rabbi ang ginamit. Pero sa account ni Matthew, ano po ang ginamit ni Peter? What about Luke? Ang ginamit niya naman is master. Pansinin nyo nga. I want you to realize the comparison. Pastor, conflict na naman ba ito? Or how do you explain it? Naalala nyo ba yon? Yung pinag-aralan natin yung si Peter, yung nataranta na naman siya? Naalala nyo ba yon? Yung kwento na yon? Ano ba ang, paano nyo ba i-justify ito? Sige nga, ikaw at Karen halimbawa. If you will see the comparison, o nga, no, Rabbi sa Mark, Lord sa Matthew, Master sa Mark, sa Luke. How do you justify that? Tingnan nyo yung Bible ninyo mga kapatid. Wala po tayong mapapala pag nakatingala lang tayo, pag hindi tayo acquainted sa Bible. I want you to see personally in your Bible. Are you with me? Nakita nyo po ba na may pagkakaiba ng address si Peter? Sige, explain nyo nga. Paliwanag nyo nga para sa mga ibang kapatiran.
Okay lang po, Pastor. Kagaya po sa napag-aralan po natin din po sa calming the storm. Di ba po yung mga disciples po nila is nataranta po sila. And then, nabanggit po nila yung iba't ibang term kay Jesus, which is my Lord, mayroong teacher, may rabbi. So, sa three gospel accounts po na yun, sa Matthew, Mark, tsaka Luke, baga, ano, na-wonder po sila, na-amaze po sila dun sa nangyari. Kaya ganun po yung, ano, yung naging term nila. Kaya magkakaiba po yung term nila na binanggit po yun sa thank you, Ate Garin, for sharing. But take note, mga kapatid, ha? It's not nila. Isa lang po ang nagsalita doon, Ate Garin, ha? Si Peter lang po yun. Are you with me? Si Peter naman lagi ang ano, di ba? Laging bold, laging nagsasalita. So how do you answer that? Rabbi, Lord, Master, simple lang. Ano ba ang sabi ng ano, ng Bible? Sige. Pakinggan nyo ito sa Mark 6, no? Pag sinabi mong sa Mark 6, napansin nyo po yan? Ate, pakiano po yung slide. Ito ang sabi sa verse 6 ng Mark ng ating pinag-aral. For he did not know what to answer, for they become terrified. That's the reason. Siyempre, nang ano siya sa sobrang glory ng Lord, na ano siya, nangangamba siya. Kaya nga, nung pinag-aralan mo yung Matthew, sa sobrang pangangamba, later on, ma-realize mo na nakadapa sila. No, because the super yung glory ng Lord nakadapa sila. No, if you study the Matthew, I want you to see here. Punta tayo sa Matthew 17:8. Ang sabi daan sa Matthew 17:8, o magsimula tayo sa 7. And Jesus came to them, yung sabihin yung tatlong mga alagad niya, and touched them and said, "Get up and do not be afraid." Kasi takot sila eh. 'Di ba? Ang tao ganoon kapag takot, pag ano siya, terrified, ang tendency, nag-iiba-iba ng kanyang pananalita. Then sabi niya rito, and lifting up their eyes, they saw no one except Jesus himself. Ah! Ibig sabihin, nagulat sila, nawala na si Moses at saka si Elijah. Mga kapatid, after that transfiguration of Jesus with Elijah and Moses, meron tayong salitang the passing of the baton that the law represents by Moses, prophet represents by Elijah is now turning over to the fulfillment of the law and prophets according to Luke 24:47 at saka 27 that Jesus fulfills the law and the prophets. So, para itong passing of the baton. After seeing that one, mga kapatid, ano ang explanation? Walang contradiction, but there's a sense of terrified at saka takot. Kaya ang tendency, nag-iiba-iba ng banggit ang gospel narrator. Ulitin ko, nakikita sa screen. Sabi doon sa pinag-aaralan natin, sa Mark, Rabbi. Sa Matthew, Lord. Sa Luke, Master. So again, this is the way we should study the scripture. At the same time, ito yung paraan ng pagtuturo ko sa inyo para mag-gets nyo talaga ang pinaka-story. Next slide naman. After that, the testimony of the saint, which is si Peter, is ito naman yung kasunod. The confirmation from God. Ano yan? Basahin natin sa verse 7. Then the cloud formed, overshadowing them, and a voice came out of the cloud. This is my beloved son. Listen to him. And suddenly, they look around and saw no one with them except Jesus Christ alone. Now, there are three instances ng Diyos Ama sa kanyang anak. Please read in Bro Mark, pakibasa sa screen. Unang scenario during Jesus in baptism. Pakibasa sa baptism, Mark 3:17. Matthew 3:17. And behold, a voice out of the heavens said, "This is my beloved son in whom I am well pleased."
Sige. Pakibasa naman po ang kasunod. Pangalawang senaryo, Kuya JM. Ayan. B. In his foretelling of his coming death. John 12 verse 27. Now my soul has become troubled. And what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose, I come to this hour. 28. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven. I have both glorified it and will glorify it again. 29. So the crowd of people who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying an angel has spoken to him. Amen. Praise the Lord. So makita natin ano, hindi lang may testimony ang tao. Kay James, kay Peter, at saka sa John. Ang pinaka-the best na testimonya ay ang galing sa Diyos Ama. Okay? So, same is true sa atin ngayon mga kapatid. Hindi maganda lamang ang testimony ng buhay mo, kundi ang testimonya ng banal na kasulatan na siyang itinuturo natin. Now, ano ba ang ibig sabihin ng cloud? Bakit kailangan pa ba itong pag-aralan? That overshadows them. Aside from the voice, an audible voice na narinig nila, ay nag-overshadow daw yung clouds. Because basically, the cloud represents also the Shekinah glory of God. Okay? Ang sabi doon sa Exodus 19:16, when He spoke to the Israelite on Mount Sinai, ang sabi doon sa Exodus 13:21-22, He led the Israelites it after the Exodus. And ang sabi doon sa 16:10 ng Exodus, He manifested to His people in the wilderness through this cloud. Kaya nga may tinatawag tayo pillar of cloud and the pillar of fire. During the time when the Israelites was in the wilderness, ano ang gumagabay sa kanila? Yung mga ulap at saka yung apoy. So what does it mean? The very presence of God. Next slide. Now ito, medyo malapit na po tayo. Binanggit ko kanina yung gospel ni Matthew. Siyempre, terrified sila. Pansinin niyo po yung salitang ano, verse 8. And lifting up their eyes, they saw no one except Jesus alone. Mga kapatid or brothers and sisters, the transfiguration of Jesus, oo, andyan yung law at saka yung prophets, Moses and Elijah, we must believe on what they are saying pertaining to the Messiah. Ano ang pinaka-life application? No matter what happens, whatever the day end or ating buhay magtatapos, mga kapatid, there always come a time na iisa lang ang maging result niyan. That we will be with Jesus alone. Take note, ha? Siya at siya lang ang makakasama natin. Listen to this book, to this word. They saw no one except Jesus himself alone. Mga kapatid sa iglesia, mga kapamilya natin, mga kapatid, iiwanan po tayo ng mga iyan. But one thing that assures, if we are a genuine followers of the Lord, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoong Jesucristo. But take note, it should accompanied, dapat kaakibat nito ang ating paniniwala. Nakapansin niyo sa screen yung color red. No one until the Son of Man has risen from the dead. Kaya nga, sa ating conclusion is hindi pa sila ganap na pinagsabihang ipahayag ang magandang balita. Kailan lang ito ibabahagi kapag sila na, kapag ang Panginoong Kristo na ay maitataas. So, kung makikita nyo mga kapatid, before we go to our conclusion, ano ang naging reaction nila? As a symbol of fear, they fell face down to the ground. The most common response of the holiness of God is normally fear due to His holiness and majesty. Knowing how sinful we are, Jesus touched them with His mercy and grace, telling that this is just a preview about my kingdom. Wow! Kahit preview lang ito, but they found comfort. There's a personal touch from the Lord. Pangalawa, not just the reaction, but there's always a realization. They saw Jesus, that He is alone. Christ is the center of this miniature. He alone is the only that will stand at the end of our life. Pangatlo ate, yes, they experienced that one.
there's a restriction. Let's read in Luke 9:36, ito po. Jesus commanded them saying, tell the vision to no one until the Son of Man has risen from the dead. What's the conclusion of our topic for today? According to verses 9 to 10 ng Mark, nakita nyo yung salitang until. Next is, it refers to the time of frame of restriction. Huwag nyo munang sabihin, hanggat hindi pa naganap na ako ay papanaw, na muling mabubuhay at babalik sa Diyos Ama. Sabi doon, rising from the dead meant the resurrection of Jesus and the completion of the message to bring, which is the good news or the gospel. Now, what's the application here? This is a simple application. Our great hope in the word of Apostle Paul, pakibasa mo at Kuya JM, ano yung pakay or tagubilin sa atin ni Pablo, 2 Timothy 2:12? 2 Timothy 2 verse 12, if we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. I-mute mo. JM, magbigay ka ng konting short exhortation sa napakagandang verse ng 2 Timothy 2:12 in connection to our study. Ayan po. So siguro po yung sa akin yung sa Timothy 2 verse 12 din po. Yan. Gaya nga po ng connection din po sa last topic din po natin. Ayan. Siguro pa yun nga din po. Parang ang kaakibat din po talaga ng cause of discipleship. Kung may kita din po natin, napaka-pricey po siya, napaka-costly po ng gawain yun. But then, the reward din po is also, parang napaka, hindi po siya, priceless po yung reward na matatanggap po natin. Although mahal po yung cause of discipleship, mahirap din po siya. Pero lagi po nating tatandaan that the price na ibibigay po sa atin ni Lord is more than that. It is uncomparable po. But yun nga po, sabi rin po sa 2 Timothy 2 verse 12, yan, the moment po na tinanggihan po natin or deny po natin yung disciple o yung mission na binigay sa atin ni Lord, syempre po yung price din po o yung ibibigay niya po sa atin na retribution po sa ginawa natin can also be parang mahirap po siyang i-perceive. Gawa nga din po na parang like tinanggihan po natin siya, so parang tatanggihan din po natin yung reward na nakaatang po sa ating lahat. Ayun lang po, Pastor. Thank you po sharing. Malinaw naman ano. Sabi niya, if we endure, kasi nga alam natin yung naranasan ni Lord, we will also reign with Him. So, ibig sabihin mga kapatid, kaakibat ng suffering, may tinatawag nating glorification or exaltation. Kalakip ng humiliation, meron ditong kaakibat na mataas na posisyon. Ibig sabihin, nakikiisa tayo. Yan. Dinig ba ako? Please, thumbs up lang po. Can you hear me? Yan, okay. So yun, if we deny, ang malino ang sabi dito eh. If we deny him, he will also deny us. Paulit-ulit po ito sinasabi ng Bible. So mga kapatid, kahit anumang hirap, kahit mang gaano mang ka-challenging ang buhay pananampalataya sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, maging memory verse natin ito. No, never deny the Lord Jesus Christ in spite of those challenges. Now, ano yung pinaka-simple answer mga kapatid? Ano ba dapat yung i-message natin sa mga unbelievers, sa mundo? So, our right recognition kung sino ba talaga si Jesus, it should mold us. It should shape us of becoming who we are. Next slide natin. So, according to Matthew 24:14, and this the gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, sabi niya, and then shall the end will come. Nakita niyo yun? Ako'y naniniwala, yung active participation po natin talaga ay kabahagi tayo. May pinapagawa ang Diyos sa atin. Kaya huwag tayong maging tatamad-tamad, huwag tayong maging compromise, huwag tayong maging relax, complacent. Mga kapatid, may inaasahan din ang Diyos sa atin. Kasi alam niya na tayo ay ganap niyang binago. Take note ha, ang ating testimonya na binago na tayo ay
makakatulong po para ma-drive through naman natin ng ibang tao papalapit kay Jesus. Tingnan nyo po, ang testimonya ng ebanghelyong ito, bahagi po tayo. O, sabi nga ni Oswald Chambers, ang ganda nung sinabi niya eh, if my testimony makes anyone wish to emulate me, it is mistaken testimony. It is not witness to Jesus. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Mag-ingat kayo, no? Hindi dahil sa lagi ako nagtuturo sa inyo, huwag niyo ako laging tignan. Mali daw yon. Ang tunay na testimony is yung lagi mong pinaparangalan, binibida si Jesus. Amen? Say thumbs up, ha? Ulitin ko. If my testimony makes anyone wish to emulate mo, na parang sinasabi niyo, gusto niyo maging kagaya ni Pastor, mali yon. Dapat lagi natin sasabihin, gusto ko maging kagaya si Jesus. That's the right testimony and attitude at saka yung dapat nating gawin. Amen? I'm just a vessel. I'm just your human mentor. I'm not a perfect man. Only Christ is. So if you want to be a great and effective witnesses for Jesus, see to it, lagi mo siyang nakikilala. So that ends of our story, mga kapatid. Hopefully, yung transfiguration story ni Lord ay naging malinaw sa atin. So in summary, ang transfiguration ay pagpapatibay sa pananampalataya ng mga Kristiyanong nasasadlak sa persecution at hamon sa kanilang pagsunod kay Jesus. Let's pray for a while. Maraming salamat, Lord, sa paalala mo. Ito po ang kagandahan ng scripture na lagi kaming napapalakas, lagi kaming napalalahanan, lagi kaming nare-review, lagi kaming nare-refroof, at higit sa lahat, Panginoon, ginagawa mo kaming banal. Salamat, O Diyos, sa patuloy na may pag-aaral sa aklat, sa Ebanghelyo ng Marcos. Ang dami po naming natututunan. Turuan mo kami na isa pamuhay po ang mga aral na ito. Muli, O Diyos, gusto ka naming sundin, gusto ka naming tularan, at higit sa lahat, gusto ka namin, Panginoon, na sa bawat yapak na meron kami sa aming buhay, ay kasunod ito ng footsteps mo. Once again, Lord, help us to be more deserving and glorifying and exalting the name of Christ in our lives. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name, Amen.